cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizen. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At nagbabalik si Tutor Mean na nagsasabing, imulat ang mata at buksan ang isipan. Narito na ang araling panlipunan. Naku, ang saya-saya ko naman at magkikita-kita na ulit tayo kahit online lang ha. Kamusta na po kaya kayo? Kamusta na po ang ating mga kaibigan? Ayan, no? Kino-comment na nila kung saan sila nag-aaral. Naku, tignan nga natin. Sabi dito, good afternoon from Santo Domingo Elementary School. At present, ayan yung mga bata. O pwede po ninyong i-comment kung saan kayo, kung ano ang pangalan ng school, kung saan po kayo nag-aaral. At syempre, meron tayong surprise para sa inyo. Okay? Dahil ngayon, hindi na nag-iisa si Tutor Mean. Meron na siyang makakasama. Excited na ba kayong malaman kung sino ang ating makakasama? Syempre, excited na akong ipakilala sa inyo ang bago nating makakasama sa masayang pagkatuto sa Aralin Panlipunan 3, walang iba kundi si Tutor Kat. Ayan, i-welcome natin si Tutor Kat. Hello, mga kaibigan! Ako nga po pala si Tutor Kat, ang iyong bagong kakasama sa masayang pagkatuto at kaalaman sa Aralin Panlipunan 3! O, diba? Hi, Tutor Mean! Hi, Tutor Kat! O, diba ang saya-saya dahil hindi lang isa, kundi dalawa ang makakasama ninyo para sa masayang pagkatuto sa Araling Panlipunan 3. Yes. Ayan, no? Tutor Kat, basahin mo naman ang mga comment nila para malaman natin kung taga saan ang ating yes. mga kaibigan. Oo nga, at napakarami na pala nating mga kaibigan na present today. Hello po, Tutor Kat, sabi ni Erich. Hello, Erich. Hello po din kay Rod De Vera. Ayan. Sabi ni Yasmin, good afternoon po. Makiapo Guagua Elementary School. Ayan. Ayan. Sabi ni Gabriel Torman, wow po. O diba, napawaw natin siya sa surprise natin today. At napakarami pong bumabati sa
Magandang-magandang hapon sa inyong lahat! Di ba talaga namang nakakawaw dahil hindi lang isa kundi dalawang tutors ang makakasama ng ating mga kaibigan? At sigurado akong dahil dyan, mas lalo nila tayong aabangan dito sa Itulay Online Tutorial Class for School Year 2021 and 2022. Magbabasa pa ako ng ilang comment, Ma'am Kat, ha? Sabi dito, sige. Sabi ni Ishan, hi po, Tutor Kat. O, ito, Ma'am Kat, baka hello, studyante natin. Hello, Ishan. Kamusta ka naman? Ayan, i-comment nyo nga rin kung kamusta kaya ang first day natin. Nung Monday, masaya ba mga kaibigan natin? Oo nga hello pala, di ba dahil... Mary-Lou, hello. First day nila sa kanilang school. Nako, pwede niyong i-share sa comment section kung kamusta kayo sa first day ng inyong school. Pero bago yan, Ma'am Kat, sabi nga natin, welcome sa ating Itulay Online Tutorial Class. Tayo ay mag-umpisa na sa ating aralin. Okay? Tignan natin, oh. Sabi natin, welcome to Itulay Online Tutorial Class. O, di ba? Bago na ang ating team para sa taong ito for school year 2021 to 2022. At ito nga po ang pag-aaralan natin ngayong linggo. Galing ito sa quarter 1, week 1 ng MELTS for grade 3. Ang pamagat po ng ating lesson ngayong linggo ay ang mga simbolo sa mapa. Nako, parang interesting 'yan, simbolo ang pag-uusapan natin. Ma'am Kat, ano ba ang layunin ng ating pag-aaralan ngayong hapon? Ayan, ito na nga, Tutor Mean. Ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay galing sa MELTS Quarter 1 Week 1 na naglalayong maipaliwanag ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. Ayan, pwedeng katubigan or kabundukan at marami pang iba. Ayan okay. Nga, umpisahan na natin. Tama, ang ating ang ulit pag-aaralan po ngayon ay ang kahulugan ng iba't ibang simbolo na magiging katuwang o katulong natin para tayo ay, para kapag titignan natin ang isang mapa, malalaman natin kung tungkol saan ang simbolo na ito. Ay, tayo ay mag-uumpisa na. Nakot, Teacher Kat, ano ba ang meron? Bakit nakalagay dito sa ating slide ang salitang handa na? Siyempre, kailangan natin tignan kung handang-handa ba na makinig ang ating mga kaibigan. Kung handa na ba tayo, ay pwede ba nating i-comment sa ating comment section ang salitang handa na. Ayan, itayin okay nga natin ang sasabihin ng mga present nating kids today. Ayan, si Erich, baka ni handa na po ako. Sabi wow niya. Diba? Okay, ito sabi na nila, sabi ni sabi ni John Sakari, handa na po. Sabi din ni Princess, handa na. Ma'am Kat, sino pa ba ang nagsasabing handa na? Ayan, sabi ni Rosemary Giao, handa na po ako, sabi niya. At si Rod De Vera naman, opo, handa na po, tutor. O, di ba? At si Emerita Tanggona, Natividad, good afternoon, watching from Bagnos Integrated School, Aurora District. Hello po sa inyo, ma'am. Wow, tayo ay si may... TG, hello, handa na daw. Ah, ayan. Nakakatuwa namang isipin na tayo ay maraming present sa mga bagets natin ngayon. At dahil handang-handa na po kayo, uumpisahan na natin ang ating pagkatuto ngayong hapon na ito. Nako, Ma'am Kat, ano ba itong inihanda mo para sa kanila? Ayan, dahil ngayong hapon, kailangan natin mag-enjoy. Naghanda ako ng isang
gawain app o laro para sa atin. Magpapakita ako ng iba't ibang larawan at sasabihin lang ninyo sa comment section or i-comment ninyo kung ano ang makikita sa larawan. Ilalagay lang din sa comment section ang sagot, katulad ng kanina, okay? Umpisahan na natin. Dito sa unang larawan natin, yung unang picture, parang merong tubig na dumadaloy o umaagos sa lupa. Diba? Ano kaya ang tawag natin dito? Mukhang napakahaba ng ilog na ito, diba, Tutor Mean? Oo nga. Ano kaya dito? Sa letter A, tubay isang ilog. Sa letter B, talampas. Sa letter C, bulubundukin. I-comment nga natin ang sagot sa comment section. Ayan, Tutor Kat, babasahin ko ang kanilang mga sagot ha. Sabi ni Buktuan, A daw po. Sabi ni Heart, A. Sabi ni Katniss, A po. Sabi ni Chloe, A. Sabi ni Alexander, ni Princess, ni Sia, at ni Hazel Ann, A daw po. Naku, napaka-active ng ating mga kaibigan ngayong hapon na ito. Sabi ni Yuri, A. Sabi naman ni Chloe at ni Rhymer, A daw po. Tignan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ano kaya ang larawan na itong ilog ba, talampas o bulubundukin? Ayun, good job! Tama po ang inyong mga sagot. Ito ay ilog. Ano-ano nga kasi yung halimbawa ng mga, ano ba ang mga ilog o pangalan ng ilog na alam ninyo? Sige nga, ilagay nga ninyo kung ano-ano ang mga ilog natin sa Pilipinas na kayo ay pamilyar. Sabi ni ano, ilog po. Sabi ni Rod, A, ilog. Bigyan nyo nga si Tutor Mean ang pangalan ng ilog dito sa ating bansa na alam ninyo. O umahabol si Carl. Sabi ni Carl, magandang hapon po. Ako po si Carl, watching from Baliti Sur Elementary School sa taga Pangasinan. O, diba? Siya ay estudyante ni Tutor Sip. Ayun. Ayun, sabi ni Princess, ilog Pasig. Sabi ni Marcoleta, Pampanga River. Tama. O ito, ano kaya yung pangalan ng pinakamahabang ilog dito sa ating bansa? Ano kaya yung pangalan ng pinakamahabang ilog dito sa ating bansa? Sige nga, tignan nga natin kung alam ninyo. Ayun o, sabi ni Rhymer, Cagayan River. Po, nako, napakagagaling naman ng ating mga kaibigan at talagang nakakatuwa dahil kayo ay active sa pagsagot sa ating katanungan ngayong hapon. Ayan o, balita ko meron pang pangalawang larawan na inihanda si Tutor Kat. Yes, eto na nga, dito na tayo sa ating pangalawang larawan. Ayan, makikita natin dito mga bata na parang merong patag na lupa sa taas ng bundok or burol. Ito ba kaya ay isang talon, talampas o lawa? Tignan nga natin ang mga sagot ng ating mga kaibigan. Kapag ba ang isang bundok ay may patag na lupa sa itaas, ano ang tawag natin dito? Ayan. Sige, babasahin ko, Tutor Kat, ang mga sagot nila, ha? Ayan. Sumagot na si Zia. Sabi niya sa number 2 po ay talampas. Sabi naman ni Brianna, ayan, napakarami na nilang talampas sumasagot po. Sabi ni Katniss, B po. Mm-hmm. Sabi naman ni Gabriel, B. Sabi ni Sia, talampas po. Nako, ang galang. Very good. Sabi ni Eduardo, B, talampas. Sabi din ni Denayan, B, talampas po. Tignan nga natin kung ano ang tamang sagot. Tignan natin kung tama ang mga sagot ninyo. Ayun, very good. Tama ang mga sagot ninyo.
bakit ba nagkakaroon tayo ng talampas? Sabi dito, tayo ay nagkakaroon ng talampas o ang yung patag na bahagi ng isang mataas na bundok ay nagiging patag dahil ito sa erosion o yung tinatawag nating pagguho ng lupa. Huwag kakalimutan ha na ang talampas ay nakikita sa matataas na bahagi ng bundok o matataas na lugar. At nagkakaroon tayo ng talampas dahil minsan kapag nagkakaroon ng erosion o gumuguho ang lupa. Okay? So, napakagaling talaga ng ating mga kaibigan. Yes. Number 3 na po, Ma'am Kat. Okay, dito naman po sa ating pangatlong larawan. Kung titignan natin mabuti, may makikita tayong mga bundok na parang dikit-dikit sila. Ayan. Ano kaya ang tawag natin dito? Ito ba ay talon, talampas, o bulubundukin? Ano kaya ang tawag natin dyan? Tutor May Ann, tignan nga natin ang sagot ng ating mga kaibigan ngayon. Babasahin ko po ang sagot nila, Tutor Kat. Sabi ni Abby, sipo. Sabi ni May Eliza Fernandez, sipo. Sabi ni Carl, C. Sabi ni Hazel Ann Magat, C. Sabi ni Art Demis Usher, C. Sabi ni Luningning Velasco, C. At sabi ni Mary Chris, C daw po. Ah, tignan nga natin, Shooter Cat, kung tama ang sagot nila. C ba ito? Okay, tama po. Very good. Sige naman natin naman sila talaga ng virtual clap. Diba? Dahil napaka-active ng ating mga kaibigan ngayong hapon na ito. Naku, Tutor Kat, ano kaya itong susunod nating ipapakita? Mukhang may ikikwento ka sa amin. Ayan. Eto na nga. May tanong ako sa ating mga kaibigan. Meron tayong isang kaibigan na nais niyang pumunta at mamasyal sa isang magandang lalawigan. Ngunit, hindi niya alam ang daan patungo doon. May dala siyang isang mapa na katulad ng nakikita natin dyan na nagsasaad ng daan papunta doon. Ano kaya ang kahulugan ng mga simbolo na makikita natin sa mapa? At yun na nga ang aalamin natin ngayong araw, Tutor May Ann. Nako, diba? Meron pala tayong tutulungang isang kaibigan ngayong hapon na ito. Ano nga ba itong nasa, ano natin, Tutor Kat, itong ipinapakita natin sa kanila? O may tanong si Tutor Mayan sa inyo ha? Kayo mga kaibigan, nakakita na ba kayo ng mapa? Sino dito ang nakakita na ng mapa? O diba, sabi nila sa comment to, Arabella, map po yan. Sabi ni Yuri, mapa po. O, tanong naman namin ni Tutor Kat, nakakita na po ba kayo ng mapa? Sige nga, tignan natin kung nakakita na kayo ng mapa. Sabi nila dito, Tutor Kat, opo, nakakita na kami ng mapa. Mm-hmm. Sabi ni Sia, opo. Sabi ni Desiree, opo. Sabi naman ni Rem, opo. O, diba nakakita na sila ng mapa, Tutor Kat? Ayan, ang sabi, Tutor Mayan, ang sabi ni Gabriel, mapa ng Pilipinas po. Very good. Ayan, mapa nga yan ng bansang Pilipinas. Ayan. Dahil nakakita na sila ng mapa, meron atang itatanong si Tutor Kat sa inyo. Ayan. Nakakita na daw sila ng mapa. At dahil nga nakakita na kayo ng mapa, para saan kaya ang mapa? Saan kaya natin ito gagamitin? Alam kaya ng ating mga kids ngayon kung ano ang gamit ng isang mapa? Okay, ayan. Aalamin natin sumagot yan, ha? Sumagot na sila. Aalamin natin kung para saan ang mapa. At Tutor Kat, okay, ito yan. Sino kaya sa ating mga kaibigan ang mayroon pang mapa sa kanilang tahanan? So, lahat ng yan ay malalaman natin ang sagot. Okay? Pwede ninyong i-comment kung sa inyong palagay, para saan kaya ang mapa? At kung meron pa ba kayong naitatagong mapa sa inyong
kahanan. Shooter Cat, ano nga ba ang mapa? Ayan, ito na nga. Ang mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na maaaring kabuuan o bahagi lamang nito na pinapakita ang physical na katangian, mga lungsod, mga kabisera, mga daan at iba pang makikita natin sa isang lugar. Ay, Tutor Mean, sumagot ang ating mga kaibigan. Alam pala nila kung anong gamit ng isang mapa. Sabi ni Siya, para po malaman natin kung saang direksyon tayo pupunta. O diba, very good. Sabi naman ni Gallagher, para madali pong makita ang isang lugar. Ayan, very good. Tignan nga natin, Tutor Mean, ano-ano pa ba ang pwede nating makita sa mapa? Oo nga, nakakatuwa naman sila. O meron pa nga dito, Tutor Cat, para alam po natin paano pumunta sa pinanggalingan hanggang sa patutunguhan. O diba? Galing yan sa ating mga grade 3 na kaibigan na napakagagaling. O narito pa ang ilan nating pag-aaralan tungkol sa mga simbolo ng mapa. Ayan na, handa na ba kayong malaman ang mga ito? Na yun. Ano nga ba itong mga ito, Ma'am Kat? Ayan. Okay. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga simbolo na makikita natin sa mapa. Tignan nating mabuti ang mga pinapakitang simbolo at pumili sa kabilang hanay kung ano ang tawag natin sa mga ito. At syempre, ilalagay sa comment section ang sagot. O, ito naman tayo sa unang bilang. Kung titignan natin mabuti ang simbolong ito, parang merong nabubuong tubig o naiipong tubig sa isang lugar. Ano kaya ang tawag natin sa ganitong simbolo? Ito ba ay A, hospital, sa letter B, bulubundukin, sa letter C naman, kagubatan, sa letter D, bulkan, sa letter E, lawa, or F, talampas. Ayan. Okay. Mukhang sumasagot na sila, Tutor Mean. Ano ba ang sabi ng ating mga kaibigan? Ito po ang sagot nila, Tutor Cat. Sabi ni Erich, E. Sabi ni Marilu, E. Sabi din ni Rhymer, ni Sia, ni Edgar, ni TJ, ni Christian, E po. Nako, ang gagaling naman. Sabi, ito pa po, sabi ni Sia, E po. O, diba? Sabi ni Awit De Vera, lawa po. Okay, sabi ni Princess, E po. Ano po ba ito, Tutor Cat? Ano ba ang tamang sagot? Tignan nga natin. Tignan nga natin. Tama sila, hindi ba? Oh. Ang unang simbolo na pinakita natin ay lawa. Okay, very yung good. Pangalawa naman po, Tutor Cat. Okay, ito namang pangalawang simbolo. Sa lugar daw na ito ay maaaring makakita ng maraming puno at halaman. At kung titignan natin kung ang mga puno dito ay mukhang dikit-dikit sila. Mukhang napakaraming puno. Alin kaya sa mga pagpipilian natin ang maraming puno? Hospital, bulubundukin, kagubatan, bulkan, lawa, o talampas? Tignan natin ang isasagot ng ating mga bagets na present. Ayan, o diba? Sumasagot na sila. Tutor Mean, ano pang sabi nila? Okay, sabi nga ni Tutor Cat, yun ang clue natin ha. Itong pangalawang larawan, ito ay lugar na kung saan ay maaari tayong makakita ng maraming puno o halaman. Ano kayang simbolo ang nasa number 2? Tignan nga natin ang kanilang mga sagot. Sabi ni Reyes, si po, sabi ni Tia, ni Alexander, ni Isay, ni Bella, ni Corazon, ni Hart, ni Bernadette. Sabi nila, si po. At sabi din ni Princess, ni Alexander, ni Rod, ay letter C
Nako, tignan nga natin kung tama ang sagot ng ating mga bagets. Ito bang simbolo na to ay letter C? Ayun, tama ang kanilang mga sagot. Shooter Cat, yung pangatlo naman, ano ang clue mo? Ayan, dito naman sa pangatlo nating simbolo, sa lugar na ito ay maraming makikitang bundok na tila magkakadikit-dikit. Ano kaya ang tawag natin sa simbolong ito kapag dikit-dikit ang mga bundok? Ito ba ay ospital, bulubundukin, kagubatan, bulkan, lawa, o talampas? Ayan, sumasagot na ba ang ating mga kaibigan? Titignan ko, Ma'am Kat, ang sabi ni Nix, B. Sabi ni Kyla, B. Sabi ni Micaela, B. Sabi ni Aryan, B po. Sabi ni Katniss, ni Nikilin, ni Yenyen, at ni Verna, B po. Tignan natin, Ma'am Kat, kung tama, B nga ba ang sagot sa number 3? Ayun, tama. Good job, mga kaibigan. Eh, Ma'am Kat, yung number 4, ano daw po ang clue mo para sa kanila? Okay, dito naman sa number 4, ito ay isang bundok o burol na may patag na lupa sa itaas. Ano kaya ang tawag natin sa simbolong ito, Tutor Mean? Ito ba ay ospital, bulubundukin, kagubatan, bulkan, o lawa? Ayan, sumagot na si Sia. Sabi niya, talampas po. Ang sabi naman ni Rhymer, ang sabi niya, letter F po. Very good. Si Katniss, number 4 po ay F. Very good naman talaga. Tutor Mean, ano pa kaya ang sagot ng iba nating students para ngayong araw na ito? Sabi ni Trisha May, F po. Sabi ni Chloe Amber, F po. Sabi ni Katniss, talampas po. Mukhang naatandaan nila yung kaninang pinasagot mo, Tutor Kat. Hindi ba sabi natin ito ay patag na bahagi doon sa mataas na parte ng isang bundok o lugar? Sabi nila, sabi ni Trisha, F po. Sabi ni Rhymer, Nikilin, at ni Keen, F po. Tignan natin kung tama ang kanilang sagot. Okay, ayun, tama good sila. Job! Very good naman talaga sila, o di ba? Dito naman tayo, Tutor Mean, sa number 5. Ito ang clue natin sa number 5. Makikita natin ang simbolong ito sa isang lugar na madalas tayo ay nagpapagamot kapag tayo ay may sakit. At nakikita rin natin dito ang ating mga modern day superheroes katulad ng ating mga healthcare workers. Ito ba ay ospital, bulubundukin, kagubatan, bulkan, lawa, o talampas? Ano kaya ang tawag natin dito, Tutor Mean? Okay, sabi nga natin, dito natin makikita ang ating mga health workers. Ano kaya ito? Sabi ni Liza, A po. Sabi ni Julian, A po. Sabi ni Melvin, A po. Sabi ni Brianna, A po. Ayun, tignan nga natin kung tama ang kanilang mga sagot. Kapag nakikita natin ang simbolong ito, huwag kakalimutan na ang ibig sabihin nito ay... Ayun, tama. Ito ay sumisimbolo sa ospital. Diba? Tayo ay palaging saludo sa ating mga health workers sa panahon na ito. O, Tutor Kat, ano-ano nga ulit ang mga simbolo na ito? Ayan, subukan nga natin i-review ang ating mga simbolo. Para sa unang simbolo, laging tatandaan kapag ang isang tubig ay naipon sa isang lugar, ang tawag natin sa simbolong ito ay letter E, lawa. Kapag naman ang isang simbolo ay merong puno na dikit-dikit,
Ito ay ang letter C, kagubatan. Kapag naman ang isang simbolo ay may makikitang bundok na dikit-dikit, ang tawag natin dito ay bulubundukin. Kapag ang ating simbolo ay mukhang may patag at pataas, ito ay talampas. At ang panghuli, kapag may nakita tayong simbolo na ito ay mukhang cross, at makikita natin dyan ang hospital. Ayan, very good. At napaka-active ng ating mga viewers for today, tutor me. Ano na? Okay, lagi nating tatandaan ang mga simbolo na ito dahil mahalaga ito kapag tayo ay tumitingin ng mapa. Yun na, inulit na ito ni Tutor Kat para sa atin. Ang mga simbolo na nandito ay para sa ospital, kagubatan, bulkan, lawa, talampas. Kaya ngayon, sa tuwing titingin kayo ng mapa, alam nyo na kapag nakita nyo ang mga simbolo na ito. Huwag po natin itong kakalimutan, ha? Susunod naman tayo. Ayan ang mga susunod na alamin natin para saan kaya ang mga simbolo na ito. Babasahin ko, Tutor Kat, ang mga pagpipilian ngayon. Dito meron tayong ilog, bulkan, paaralan, lawa, kabahayan, at burol. Sa number 6, Tutor Kat, babasahin ko, ha? Dito sa number 6, ang clue ninyo, di ba, para siyang tubig na umaagos. Sabi dito, ito ay nagpapakita ng pag-agos ng tubig. So, ayun ang clue ninyo. Kaya ang, para saan kaya ang simbolo na nasa number 6? Ilog ba, bulkan, paaralan, lawa, o burol? Ayan, no, sabi ni Gallagher, A po, sabi ni Bella, A po, sabi ni Samantha, A po, sabi ni Heart, A po. Tignan natin, Tutor Kat, ha, kung tama ang sagot nila. Kung ito bang simbolo okay. Na ito ay para sa ilog. Ha, ayan. Tama? Very good naman talaga ang ating mga viewers, Tutor Mian. Ang tamang sagot din ay ilog. Ngayon naman, para tignan natin ang susunod. Tignan natin para ang number 7. Para sa number 7 naman, ito ay lugar na kung saan ay nakakakita tayo ng flagpole at maraming matututuhan. At siguradong-sigurado ako na miss nyo nang pumunta rito. Para saan kaya ang simbolo na ito? Ito kaya ay para sa ilog, bulkan, paaralan, lawa, kabahayan, o burol. Tignan ko ang sagot nila, Tutor Kat, ha? Sabi ni Mary Lou, paaralan po. Sabi ni Julian, C po. Sabi ni Rod, C. Sabi ni Samantha, C. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayun, good job. May nakita akong nag-comment ng sad face. Mukhang miss na talaga niya. Siyempre, Tutor Man, at miss na rin namin kayong makita sa ating mga paaralan. Ayan, ang dami nila, Tutor Man, at ang sagot ay letter C, paaralan. Very good. Number 8 naman daw dito po, naman tayo. Dito naman tayo sa number 8. Ang simbolong ito ay nagpapakita ng dikit-dikit na bahay. Kapag ang isang simbolo ay may dikit-dikit na bahay, ano kaya ang tawag natin dito? Letter A, ilog. B, bulkan. Sa letter C, paaralan. Sa letter D, lawa. Sa letter E, kabahayan. Or sa letter F, burol. Ayan. At sumagot tignan natin na ang sagot nila, Ma'am Kat. Sumagot na sila, Tutor Mayan. Ang sagot daw ni Liza ay letter E po. Ayan. Si Claire, si Sean, si Maylie, si Verna, si Lay, at si Katniss, letter E ang sagot. Mukhang puro letter E. Ayan. Sabi ni Melvin Enzo, kabahayan. Ayan okay, po. Tignan natin kung tama ang sagot nila, Ma'am Kat, ha? Letter
Kabahayan kaya ang simbolo na ito? Tama po sila. Ito ay kabahayan. Sa number 9 naman, Ma'am Kat, pabasahin ko po ang clue ha. Sa number 9, ito naman ay tila hugis na parang tsokolate. Yung sinasabi natin dito, kapag nakikita natin itong hugis na ito, parang tsokolate ang kulay. Ano kaya ang tawag doon? Nakikita natin ito sa Bohol. Maraming ganito sa Bohol. So, para saan kaya ang simbolo na ito? Tumpok-tumpok yun na parang maraming tsokolate. Diba? Na pag nakita mo, tsutormean, makakain mo na talaga di ba? Magugutom ka kapag makikita mo ito. O, sabi ni Julian Tutor Cat, F po. Sabi ni Katniss, F po. Sabi ni Kyla, F po. Sabi ni Sia, F po. Tignan natin, Tutor Cat, ha, kung tama ang sagot nila. Ayun, tama. Ito ay sumisimbolo sa Burol. At ang halimbawa nga natin, di ba, yung chocolate heels na talaga namang nakakagutom kung ating makikita. Sa number 10 naman po, Ma'am Kat, ano ang iyong clue? Ayan. Dito naman sa number 10, ang ating simbolo ay kahugis ng bundok pero may butas sa tuktok. Ano kayang tawag natin sa ganon? Ito ba ay ilog, vulkan, paaralan, lawa, kabahayan, o burol? Ayan, doon marami na nga silang sumasagot. Ang sabi ni Samantha ay letter B. Sabi naman ni Denise, letter B, vulkan. Ayan, si Desiree ay letter B po. Ayan, si Julans naman, B po yan. Sabi niya, tutor mayan at nanggigigil pa, diba? Si Simon naman, B po. Si Zia, B, vulkan. Okay, tingnan po natin, tutor Kat, kung tama ang sagot nila, ha? Okay, tama po ang sagot nila. Very good, mga kaibigan. So, ulitin ko ha, itong number 6, ito ay sumisimbolo para sa ilog. Laging tatandaan na para siyang tubig na umaagos. Kapag naman, ang simbolo ay makikita ninyo merong parang flag na hugis bahay, ito ay para sa paaralan. Kapag naman, dikit-dikit na parang bahay, ayun o, kabahayan. At ito parang burol, yun ay sumisimbolo sa burol. At yung parang bulkan na may butas sa gitna, ang simbolo na iyon ay para sa bulkan. Okay, tignan naman natin kung talagang natandaan nila, Tutor Kat, ang ating mga pinag-aralan ngayong hapon na ito. Mukhang may inihanda ka para sa kanila, hindi ba? Yes naman. At para matignan natin kung nakinig at may natandaan tayo ngayong araw na ito, babasahin nating mabuti ang bawat tanong at pipiliin ang letra ng tamang sagot. Siyempre, ilalagay sa comment section ang ating mga sagot. Okay. Ayan, Tutor Mayan. Babasahin ni Tutor Mayan ang una, ha? Ilalagay lang po ninyo ang letter ng sagot ninyo sa comment section. Ito naman, anong anyong lupa ang tinutukoy ng simbolo na ito? Yan po, oh. Yung parang dikit-dikit na bundok. Yan ba ay A, burol, B, lambak, C, kapatagan, D, bulubundukin? Ayan, sabi ni Rhymer, I'm ready. Sige nga po, ano po kaya ang sagot natin dito sa unang bilang? A, B, C, O, B. Ayan, sumagot na si Carl. Sabi niya, letter D. Tignan nga natin. Tama, letter D. Tutor Kat, sa number 2 naman po. Ayan. Sa number 2 naman tayo, anong anyong tubig ang may ganitong pananda? Kung titignan natin yung pananda, parang may umaagos na tubig dyan. Ito ba ay ilog, lawa, loob, o dagat? Ayan, tignan natin ang sagot. Ang sabi naman po? Ni... Sabi po ni Say. Ayan, si Chin. Letter A daw. Sabi ni Chin ay letter A. Ang sabi naman ni Joseph Mel, A po, ilog. Ayan, si Yuri, A din. Ayan,
Letter A ang sabi ni Angelica, ni Dennis, ni Chloe, at ni Asian. Ayan, Tutor Mayan, tignan nga natin kung tama ang sagot nila. Tignan po natin kung tama ang sagot ng ating mga kaibigan. A nga ba ito? Okay, very good. Ang sagot ay letter A. Para sa ikatlong bilang o number 3 naman ito. Sabi dito, kung ituturo mo sa mapa ang paggamutan, anong simbolo ang hahanapin mo? Yun bang letter A, letter B, C, o D? Ano kayang simbolo ang gagamitin mo kapag ituturo mo? Ayun o. Tignan natin kung tama rin ang sagot nila. Ito ay letter A. Diba? Sabi natin kapag cross. Diba? Ang simbolo na iyon ay para sa hospital. Number 4 naman po, Ma'am Kat. Ayan, sa number 4 naman. Ayan, ano ang gagamitin mo upang madaling makilala sa mapa ang iba't ibang anyong lupa, anyong tubig, at iba pang infrastruktura? Ano kaya ang gagamitin natin? Ano yung pinag-aaralan natin ngayon? Para kapag titingin kayo sa mapa, ay madali ninyong makikilala ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Ito ba ay A, letra, B, lugar, C, simbolo, o D, pangalan? Tingnan natin ang kanilang mga sagot. Sabi ni Keith, letter A po. Sabi ni Brianna, o si Brianna ay nanonood sa atin sa YouTube. Sabi niya, letter C po, simbolo. Sabi ni Precious, ni Aryan, letter C po. Tignan natin, Tutor Kat, kung tama ang kanilang sagot. Ayun, letter C na. Tama po at ang kanilang sagot. Sa huling number naman natin, Tutor Mayan, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng larawan at simbolo sa mapa? Ayan, bakit daw mahalaga na merong simbolo tayong makikita sa mapa? Ito ba ay letter A, masuri ang lahat ng mapa? Sa letter B, mapaganda ang istruktura ng mapa? Sa letter C, mas maintindihan ang halaga ng mapa? At sa letter D naman, madaling makilala ang mga lugar at katangian nito sa mapa. Ayan, alin kaya dyan ang pinakamagandang dahilan kung bakit merong simbolo sa ating mapa? Sabi ni Carl, letter D po. Sabi ni Sia, letter D po. Sabi ni Sophia, D. Ni Mary Chris, D. Ni Joanna, letter D. Tignan natin, Tutor Kat, kung tama ang kanilang sagot. Ayun, napakagagaling naman. Tama po ang kanilang mga sagot. Nakailan kaya ang ating mga kaibigan? Sigurado akong perfect ang kanilang score. Oh, Tutor Kat, ano ba ito? Ayan, ito na nga mga kaibigan, lagi nating tatandaan, mahalagang maintindihan ang kahulugan ng bawat simbolong ginagamit sa mapa upang mas mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o puntahan. Ayan. Okay. Huwag po nating kakalimutan yan, ha? Huwag nating kakalimutan na ang mga simbolo ay makakatulong sa atin upang maging mas madali ang ating paghahanap sa mga lugar na gusto nating puntahan. At sigurado ako na ang mga natutuhan nating simbolo ay makakatulong para sa inyo. At ito na nga po, ipagpapatuloy po natin ang nakasanayan natin na Kaibigan of the Week. Simpleng-simple lang po ang gagawin ninyo. Magpapatulong lamang po kayo kay nanay at tatay, kay ate at kuya, kay lolo at lola, na kayo ay picturean. At saan po ninyo isi-send ang selfie ninyo? Saan nga, Ma'am Kat? Ayan, syempre isi-send nila ito sa ating Facebook page na Everything Under Learning. Ayan, makikita nyo ang napakagandang mukha ni Tutor Mayan.
I-send lang po ninyo na kayo ay present ngayong hapon at next week kayo ay mapi-feature as Kaibigan of the Week. Handa ka na ba, Ma'am Kat? Yes, handang-handa na tayo, Tutor Me. And tayo na, ito na nga, ihanda na ang cellphone at tayo nang mag-selfie! Bibilang ako, Ma'am Kat, ha? Isa, dalawa, okay. Tatlo, selfie! O, isa pa, baka hindi pa sila nakapag-picture. Ayan. Bibilang ulit ako. 1, 2, 3, selfie! Ayan, huwag kakalimutang ipadala ang cute na cute ninyong selfie sa ating Facebook na Everything Under Learning at tiyak pong next week kayo ay mapi-feature na as Kaibigan of the Week. At ito nga, amin kayong inaanyayahan na suportahan ng ating makabansa at makabayan tutors tuwing Webes. Ayan, nariyan po sila ang mga naggagandahan at nagagwapuhan nating makabayan tutors. Nandiyan po sila. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin ni Tutor Kat ngayong Webes. Sino nga ang abangan nila, Tutor Kat? Ayan, abangan na nga po, susunod na si Tutor Jen at Tutor Monique sa Araling Panlipunan 4. At ako po muli, si Tutor Mean. Ako po, si Tutor Kat. Na nagsasabing, imulat ang mata at buksan ang isipan, narito na ang Araling Panlipunan. Hanggang sa muli! Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!